Isa pang nakalulungkot na balita para po sa kampo ng mga Duterte, sa kampo ni Digong, dahil yung presidente mismo ng kanilang partido, ha? Partido nilo mismo yan, itong PDP Laban. Yung presidente mismo ng partido na yan, kung saan chairperson po dito si Duterte, abay, hindi na siya kinampihan. Diba? Siguro nagkaroon ito ng wisdom. Na-realize niya, teka, mali dito si Duterte. Diba? At kinampihan niya pa dito, itong si Martin Romualdez, ang matalik na kaibigan ni Duterte. In short, nakikitaan itong presidente na ito, si Romualdez, ng ano itong katotohanan ba yan, o reasons, at hindi si Duterte. Kasi kung tutusin mo, magkasama kayo sa isang partido, actually, iilan na lang sila dyan sa PDP Laban eh. And then, all of a sudden, magkakaroon ito ng suporta kay Romualdez na directly kaaway ni Duterte. Ibig sabihin, may mali talaga kay Duterte. Kasi ikaibigan mo na siya eh. Presidente nyo na mismo yan sa PDP Laban at hindi ka sinuportahan. Sa balita ng politico.com, no, PDP Laban President declares support for Romualdez. Biruin mo yung headline na yan. Diba? Insulto yan kay Duterte. Kasi magkasama kayo sa partido at official nyo pa ito at iniwanan siya dito. Parang itinakwil siya dito. Iniwanan siya sa ere nito na presidente nila. Si Palawan Representative Jose Alvarez, kapelyado pa ni Alvarez, no? The president of Duterte-led PDP Laban has expressed his support for Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Aray! Palawan Representative Jose Alvarez, yun nga po ang presidente ng PDP Laban, nagpahayag po ito ng suporta kay Romualdez. Jose Alvarez po, kinatawan ng segundo distrito ng Palawan. Sino yung mga taga-Palawan dito, second district? I firmly stand to support Resolution 1562 and the leadership of Speaker Martin Romualdez. Thank you, said Alvarez during the Monday's plenary session. Short and sweet yung naging pahayag dito ni Alvarez. Nagpakilala at sinusuportahan ko si Romualdez. Itong resolution kasi na ito, itong 1562 resolution na to, ay ginawa yan ng Kongreso, ginawa yan ng House of Representatives para ipakita yung pagiging solido nila, pagiging solido ng House of Representatives na suportahan itong si Martin Romualdez. Ganyan kalakas ang leadership eh, dyan sa House of Representatives. Kaya kung titingnan ninyo, kung gusto nilang gibain si PBBM, dinadaan nila sa Congress. Kasi isa yan sa pinaka, anong tawag natin dyan, anong term natin dyan sa DOTA, vanguard protection yan, kakofi ng presidente, itong House of Representatives. Eh kung yan ay matibay, yan ang una nilang binubuwag, di ba? Hindi directly ang OP ang binabanatan nila, itong Congress, itong House of Representatives. At alam naman natin, kakofi, na isa sa pinakamatibay na kakampi ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Matibay ha, hindi lang simple ha, matibay. Ibig sabihin, strong yung support na nakukuha ni Romualdez dyan sa House of Representatives. Noon, pansinin ninyo, hati-hati ang House of Representatives. Ngayon, solid sila. Kapag may issue, magkakaroon ng resolusyon. Magkakaroon ng joint statement supporting the agency, the institution. Di ba? Alvarez was referring to House Resolution 1562 or the resolution expressing unwavering solidarity and support to the leadership of the Honorable Speaker Martin Romualdez and upholding the integrity and honor of the House of Representatives in the face of intense assault from the Senate in violation of the principle of interparliamentary courtesy and undue interference in the performance of the legislative and constituent functions. Kasi para nagiging kampihan na ngayon eh, 'di ba? Dahil dito sa People's Initiative eh, ang bintang kasi nila House of Representatives. Ang may kapakanan nitong People's Initiative na ito, itong PI. Doon sinasabi naman ni Romualdez, ang naging participation namin dyan, advisory lang, pagbibigay ng payo. But it is really the people who initiated this initiative, this PI, no? Pero ayaw paniwalaan ng Senado yan. At ayaw din paniwalaan yan ng kampo ni Duterte. Di ba? Kaya nga nagkaroon sila ng one rally, one nation, one opposition, eh. Itong maisog rally dyan sa Davao dahil dito sa PI. Former President Rodrigo Duterte is the chairperson of PDP Laban. Duterte has criticized Romualdez and tagged the House of Representatives as the most rotten institution. Dito nagsimula yan eh. Noong tawagin ni Duterte na pinakabulok na institusyon ang House of Representatives. Diyan nag-solidify. Dito nabuo lalo itong mga mambabatas natin dyan sa mababang kapulungan. Ako, medyo insult ito ha sa kampo ng PDP. Alam ko ilan na sila dyan. Siyam ata sila ang mga miyembro ng PDP Laban. At ito, ang presidente nila mismo ay umalis na mismo. Hindi pala nag-resign, no? Pero yung statement na to, ang susunod dyan, resignation niya. Kasi madalas mangyari yan eh. Diba sa mga plenary,
na may mga nagre-resign dyan at magbibigay ng negative remarks against Duterte. Eh, posible mangyari yan dito kay Alvarez na presidente ng PDP laban. Nakikitaan talaga nila ng mali itong si Duterte. Kasi kung hindi mangyayari yan eh. Diba? Kasi ang nangyari kay Duterte parang naging vocal ito sa mga issue na supposedly retired. Diba? Supposedly mas tahimik na sana siya. Hindi na dapat siya nangyayalam sa mga issue. Eh ngayon tuloy nagkakaloko-loko na. Nagiging negatibo tuloy yung dating niya. And again, nagdi-discredit tuloy yung mga nagawa niya dahil sa mga movements niya, dahil sa mga action niya. Japanese character, okay na arestuhin para wala nang panggulo sa Marcos administration. Yun nga, eh, madali lang arestuhin, Kakofi. Ang problema, yung iiwanan dito na tawag dito, pagsisisi o yung bintang na gagawin nila sa mga Marcos. Yan ang kinalaman ni PBBM dyan sa mga actions ni Duterte ng administration niya. Yun nga, siyempre, ang supporters ng mga DDS maghahanap ng masisisi yan eh. At siyempre, ang ituturo nila dyan ay si PBBM. Ang administrasyon ng PBBM, ang sisisihin nila dyan. Pagtanggol nyo sarili natin lupain at karagatan sa mga dayuhan, hindi sa tao na yan, bubuwis nyo ba buhay nyo dahil sa kanya, sabi ni Watermelon. Sabay nyo na si Kibuloy. E possible din kay Kibuloy, di ba? Ang nangyari, Senate investigation, na natatandaan ninyo yung kay Aguila, di ba? Kay Senior Aguila, nagsimula sa Senado. And then, a few months after, na-aresto agad ng MBI. Possible din mangyari kay Kimulo yan. Nagsimula sa Senado. Tingnan natin kung ano yung magiging effect ng investigasyon na yan, Senado. Anong galing? May nag-comment. Tingnan natin nabasa. Mang Percy Otris, Mang Ligot. Oy, nakikitaan siya talaga ng mali. Lantaran na nga eh. Yung mismo mga taga Mindanao eh. Diba? Hindi nagugustuhan yung nagiging actions ni Duterte dito na ihiwalay itong Mindanao. Diba? Off topic. Bakit mo nasabi yan? Ma'am Emma Acob, happy viewing na sa YouTube, nasa Facebook, kay Zayda Navarro. Hello po sa inyo. Kay Hirona Ramos, Kakofi, may pakana, hindi nakapakanan. Magkaiba meaning yan. Yeah, sorry po. Pero guess nyo naman, Kakofi, kung anong gusto kong sabihin doon. Ma'am Cecilia Peña, hello sa inyo, ma'am. Nakatutok pa rin po sa atin as always, no? Edwil Martinez Ratibo, happy viewing po sa inyo. Nasa Facebook po kay Trisha Chris. Gandang gabi rin po kay Anal Antonio. Maligayang panonood po sa inyo. Kakopi, nasa Facebook, nasa YouTube. Happy viewing po sa inyo. Sige, let's move on sa ating next topic.